Wala man palang gano'n. Gawa-gawa lang pala yun ni Picoy. Umusok si Bato. Lumalabas kasi po. Pinatulan niya yung mga kwentong kutsero. Yun po yung description mismo ni Picoy. Kwentong kutsero kumanlangan niya yon. Yung laman niya doon na sinasabi na nakita ko lang niya yon sa YouTube. Gusto ko lang niyang patunayan na dito niya sa Senado. Madali lang niya ma-invite. Gumawa ka lang ng kwento. Umusok si Bato. Ganun kababaw, mga kababayan, yung number one investigator. Yun ang pagmamalaki niya, mga kababayan. Kaya sabi ni Gadon, dapat niya tanggalin niya si Bato. Nagmamakaawa na, mga kababayan, si Senator Butas ay Senator Bato. Nagmamakaawa sa kanyang mga kasama sa Senado. Bagitan niya, Mr. Maravillas. Nahalata kasi yung galawan niya, mga kababayan, bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na hindi man siya po NAW legislation, kundi NAW destabilization. NAW persecution. Sabi ni Bato, irespeto naman anya ninyo yung aking chairmanship. Nagmamakaawa po. Kahit yung ibang mga dating senador po, tulad ni Ping Lacson, nakalata. Pati nga po si Attorney Larry Gadon, nag-react na. Ang panawagan, mga kababayan, ni Attorney Gadon, dapat niya wag nang gawing chairman niya ng committee. You see? Yeah, sabi ni Bato dito, De La Rosa's plea to peers, respect my Senate panel chairmanship. Alatado masyado kasi. Sabi ni dating Senador Ping Lacson, yung ebidensya ni Bato na pinaniniwalaan niya, it is just a scrap of paper, basura. Madaling sabi, dahil lang sa butas, paniwala, mga kababayan, si Bato. Paniwalaan niya, Mr. Maravillas, pero ang totoo niyan, ang paniwala ni Bato ay doon sa kumpas ng kanyang amo, si Maudigs. Si Bato po, lahat ng kwento ni Maudigs, paniwalang paniwala siya kasi ninong. Pero bagaan niya, Mr. Maravillas, di ba sabi ni Bato na walang pwedeng magdikta sa kanya, not even si dating Pangulong Digong. Yan ang sabi niya. Ngayon mga taong ito, mga kababayan, pari-parias ng kanilang amo, baliktad kong magsalita. Tama pa? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang iyan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, cell phone number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po. Daming mga bagong nag-enroll. Diba po, napakaganda at napakalinis ng aming pong gym. Very colorful. Yan po. Pati mga foreigners po, mga British po sila. Nakita nila po sa Facebook and YouTube. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito, hindi pala sa mukha. Pwede din dito sa mukha. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Pinapayad lang sa mga pulses and affected area. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. At sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa niya, Mr. Maravillas. Balik po tayo dito sa ating mga kwento. Yung sabi po ni Gadon, dapat na niya, huwag na yan gawing chairman. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, calls on Senate President Migs Subiri to remove Senator Bato de la Rosa as chairperson of the Senate Committee on Public Order, Dangerous Drugs, Overseas Handling of the Investigation into the PDEA leaks. Masyado kasi pong alatado. Halata-halata na may kumpas mga kababayan na galing kay, galing kay Maudigs, pati po si Mix mismo, at saka si Jingo Estrada, nagparinig na nga po. Sabi po ni Larry Gadon, ako'y nananawagan Senate President Mix Subiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa, dahil kasi nakita nyo naman, wala naman talagang pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Tama yung mga analysis natin. Baka niya, Mr. Maravillas, nanonood sa'yo si Gadon. Kahit hindi po manood sa akin si Attorney Larry Gadon, ganun man talaga po, in aid of destabilization. Kaya lang po, hindi umubra yung kanila pong sarsuela. Sabi nga natin, imbis madiin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, una doon sa alitagtag, yung nauli pong 9 billion plus worth ng shabu. Tapos itong PDEA leaks ng ebidensya po, sabi nga ni Pink Lacson, just a scrap of paper niya, worthless. Kaya po yung inabot ng committee ni Bato. Sabi ni Jingoy, lahat man lang anya hearsays. Lahat lang kwento po ni Morales na isang jukebox, sabi ni ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ni dating PDEA Chief Santiago, kilalang steal anya itong si Morales. Storytelling liar. Idinikdik po ng mga testigo, pati yung CCTV na pag-uusap po ni Picoy. Si Eric Santiago po, pinaglaruan man lang pala po si Rodriguez. Agocheris yata yon, yung kaibigan ni Morales na pumunta sa kanyang bahay, na sabi ni Morales, ano niya yung sadya sa'yo? Nagdalaman anlang anya ng candy. Pagkatapos yung pag-uusap, inassume na inutosan po ni Lisa Marcos para pigilin siya na huwag nang magsalita sa Senate investigation. Wala man palang ganon. Gawa-gawa lang pala yun ni Picoy. Umusok si Bato. Lumalabas kasi po, pinatulan niya yung mga kwentong kutsero. Yun po yung description mismo ni Picoy. Kwentong kutsero kumanlangan niya yon. Yung laman niya doon na sinasabi na nakita ko lang anya yon sa YouTube. Gusto ko lang anyang patunayan na dito anya sa Senado. Madali lang anya ma-invite. Gumawa ka lang ng kwento. Umusok si Bato. Ganun kababaw, mga kababayan, yung number one investigator.
Yun ang pagmamalaki niya, mga kababayan. Kaya sabi ni Gadon, dapat niya, tanggalin niya si Bato as chairman ng Committee on Dangerous Drug Public Order. Parte lang niya ng destabilization to create destabilization sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, namimiss ko yung araw ng mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling. Whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English, even in Tagalog. Mali-mali pa. Ito yung mga quality ng Senador ni Maudix, mga kababaya. Tapos, dinagdag niya sa lineup niya si Philip Salvador. Basta loyal sa kanya, mga kababayan. Pero niya, Mr. Maravillas, wala doon sa lineup ni Maudix si Super Ate Amy Marcos. Malamang tama yung duda ko. Si Amy Marcos, mga kababayan, ay wala man talagang tiwala. Ginamit lang ni Maudig si Amy para siya manalo bilang pangulo. Di ba? Pero niya si Amy Marcos, ganun pa rin. Hayaan natin siya. Sabi ko nga po, baka may special mission po si Amy Marcos. Pero the fact na wala siya sa lineup ni Maudig sa mga kakandidatong senador, ibig sabihin, hindi buo ang tiwala ng mga Duterte kay Amy Marcos. Siguro niya, Mr. Maravillas, kasi doon sa isang interview, sinabi ni ni Amy Marcos na ang loyalty niya siyempre sa kanyang kapatid. Of course, mga kababayan, kasi mahal niya yung kanyang kapatid. Mahal ko niya. Hindi man niya pwedeng batikusin. At malamang sa malamang, mga kababayan, tama yung reading natin. Keep your sabi nga natin, mga kababayan, keep your friends close and your enemies even closer. Yun yung panuntunan yata ni Senator Amy Marcos. So yun, sabi po ni Larry Gadon, si Batuan niya, hindi nga ma-express yung sarili niya, pati Tagalogan niya, mali-mali. Hindi ma-express sa English, yung straight English yung kanyang sarili, pati Tagalog, mali-mali. O kaya nauutal pa, ano ba namang klaseng senador yan? Kaya dapat wag na gawing chairman yan ng committee. Durog na durog, mga kababayan, kay Larry Gadon si Bato. Iyo, just imagine po, dahil lang sa butas, authentic daw. Katawa-tawa po. Ayan po si Larry Gadon. Mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi niya. Dapat talaga ay itigil na yang hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa, dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno yang hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report. It refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo. And then, what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala. There is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report or the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na i-file,
ng kanila superior o officially documented by the office, eh di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing-hearing na yan. Ako, nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mick Zubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Baco de la Rosa. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Eh, itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa, o kaya nauutal pa. Ano pa naman klaseng senador yan? Kaya dapat huwag nang gawin ang chairman niya ng committee. Senator Mix, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. Pinamamayad pa pala. Ay, yung snack ninyo. Sayang, yung konsumo ninyo sa... Hindi lang niya yun, Mr. Marabilia's snack. Pati panangalian. Pati yung konsumo ninyo sa kuryente. Ibawas sa sweldo. Mga kababayan ni Bato, walang kakwenta-kwenta niya, sabi ni Senator ni Attorney Larry Gadon. Ngayon, doon naman mga kababayan sa issue ng mga DDS po na dapat ang ating Pangulong Bongbong Marcos mag-drug test. Ito po yung sabi ni Attorney Larry Gadon. Hindi ako payag na utusan si President Bongbong Marcos na magpa-drug test every time na lang na magka-come up yung issue na yan, ng chismis na yan. Yan ay degrading sa office of the president na basta ka na lang uutusan. Ano ka? Pa-drug test ka, humiga ka, tumakbo ka, humilik ka. Ganun ba yun? Uutusan mo yung presidente? Teka muna, bakit noong kay Paolo Duterte, noong siya ay vice mayor at inimbestigahan yung tungkol dyan sa drug smuggling na yan, at pinipilit siya na ipakita yung tato na yeah, yun daw ay tato ng membership ng isang gang ng mga drug lords. Bakit hindi nyo rin pinilit kung talagang naniniwala kayo sa mga chismis-chismis? Anong lumabas ng panahon na yun? Chismis nga. Bakit ngayon? Papatulan nyo naman yung chismis na yan, about drug issue against the president. Nasaan naman ang inyong logic niyan, no? Hindi pwedeng utusan ng presidente. Yan mga kababayan, yung punto natin. May congressional investigation. Ngayon, inihingi na ipakita yung tato sa likod ni Pulong. Nag-refuse po. Pagkatapos ngayon, kasi sila yung nagdi-demand. Gusto nila gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ipaulit-ulit na lang po, pang-uuto ang ginagawa nitong mga taga Fenta Kingdom, mga kababayan. Napakalinaw yung result ng drug test sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinatunayan ng doktor na nagsagawa ng drug test doon mismo sa investigation ni Bato, negative po. And very specific, kasi yung akusasyon sa ating Pangulo, nagagamit po ng pulboron, referring to cocaine. Very specific po, negative. Tapos sasabihin na naman po, dapat na niya sa lahat ng uri ng droga. Kasi nag-negative doon sa pulboron. Ano, bali, niloloko lang ninyo ang sarili ninyo para lang magkaroon kayo ng isyo laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po uto-uto na tulad ninyo ang ating Pangulo, nasa tamang pag-iisip, kayo yung may mga sinyales ng nakabatak. Di ba? Sa ugali pa lang ninyo, kayo yung dapat magpa-drug test. Sabi ni Attorney Larry Gadon, in a court of law niya, itatapon ng judge ang dokumento for being just a hearsay.
as the contents are not from the personal knowledge of the person but coming from a polluted, unidentified, non-existing, fabricated source. Hindi nga ma-identify kung sino yung informant. Hindi maalala kung ano yung pangalan. Ganon ang dinaniniwalaan ni Bato. Kaya talagang dapat mag-resign na po si Bato. Hindi lang as, ano, as chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, mag-resign siya bilang senador. Unfit. E di bale, magte 2025 na, midterm election. Kakandidato for re-election itong si Bato. Lahat ng mga nasa line-up po ni Maudigs, ihulog natin sa inidoro po. Yun ang ating ikakampanya, araw-araw mga kababayan. Kasi sayang lang po ang pasweldo natin. O ngayon, si Bato, sabi nga natin mga kababayan, nagmamakaawa sa kanyang mga kasama sa Senado, na irespeto daw yung kanyang chairmanship, nakalata siguro na malamang tanggalin nga siya. Ayan po, sabi ni Bato, De La Rosa, please. To Pierce, De La Rosa sa plea to Pierce, respect my Senate panel chairmanship. Namumuro ka na, Bato, sa mga kasama mo kasi hindi ka madalas sa pasaring. Pinaringgang ka na ni na Senador Mig Subiri, Senate President, sa kanyang ano, sa kanyang opening statement, pati si Jinggoy, kahit nga po si Cheese Escudero at si Grace po, may mga pasaring na, hindi mo pa siguro nahalata. Nahalataan niya Mr. Marabilas, kaya lang matigas talaga ang panga, palibasa, Bato. Ayan po, Senator Ronald Bato de la Rosa appealed to fellow lawmakers to respect his committee chairmanship and the freedom to decide when to stop its investigation. As head of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, De La Rosa is leading the probe into the alleged leaked Philippine Drug Enforcement Agency documents that supposedly link certain personalities to illegal drugs. His investigation, however, was met with criticism from the House of Representatives. De La Rosa lamented that in his 5 years in the Senate, he did not hear any senator questioning or wanting to stop a congressional probe. Ngayon lang ako nakarinig, he said in an interview when asked about the supposed comments coming from former senators Antonio Trillanes and Ping Lacson. Ngayon ka lang nakarinig kasi ngayon ka sumablay ng grabe. Dahil lang sa mga kwento, fake news ni ano, Marites Lica, nagpatawag ka ng Senate investigation. Pagkatapos, sabi mo, invite mo si Marites Lica. O, di ba yun? Pagkatapos, di man pala. Kasi hindi makakarating dito kasi nasa Amerika. At ginastify mo na lang na dapat mag-appear ng personal. Kasi as far as your committee is concerned, hindi ka nag-entertain ng online. Ganon mga kababayan, yung palusot ni Bato, nag-impose siya ng sarili niyang policy para ma-justify yung absence ni Marites Lica. Nauna niyang sinabi na gusto niyang ipasamon. Kasi naman niya Mr. Marabilias, pag nagsalita yon lalong madidiin si Morales at papatunayan na yung may butas ng dokument, gawa-gawa lang yon, mako-confirm yung drama nila. Na in aid of destabilization po. Sana niya, respeto rin, rin nila yung pagiging chairman ko ng committee dahil nire-respeto ko rin naman yung kanilang pagiging chairman sa kanilang committee. Please, ako nakikiusap sa aking mga kasamahan na bigyan niya rin ako. Bigyan niyo rin ako ng kaukulang diskresyon as to when to stop my investigation in as to who are going to be invited. Tinaringga na po siya, pinagsabihan na siya ni Senator Cheese Escudero na hindi man na niya pwede na lahat ng nabanggit ng witness na hindi man nga po credible witness, questionable mga kababayan, questionable, highly questionable yung credibility, ipagbinanggitan niya
iimbitahan mo? Maganyan na niya, abutin tayo niya ng December. Di pa tapos. Ganon. Eh sabi naman ni Ping Lakson, ang dami anyang inaabalang tao. Ni Senator ba to? So sabi dyan, De La Rosa could not help but compare this PIDEA leaks inquiry to the Senate investigation into the alleged fund scam involving Pharmaly Pharmaceutical Incorporated. At that time anya, no senators, foes or allies of then President Rodrigo Duterte questioned the Pharmaly probe or wanted to stop. Eh bakit ngayon ang dami nang pumapapel? Maayos po yung investigation ni Senator Gordon ng Pharmaly. Hindi tulad po ng patakbo mo ng Senate investigation ng ebidensya, ang authenticity ng ebidensya. Butas. Sa Pharmaly po, ang daming ebidensya. O ito nga yung latest ngayon, mga kababayan, na balita tungkol sa Pharmaly probe, Pharmaly investigation. So sabi dyan, Gordon urges probe on Duterte after ombudsman orders RAPS versus Duque Law. Ayan po yung naging resulta. Kakasuhan na po sa ombudsman. Resulta ng investigation po ni Senator Dick Gordon. So sabi dyan, Gordon made a remark after the Office of the Ombudsman ordered the filing of graft charges against former Health Secretary Francis Duque and former Budget Undersecretary Christopher Lau over the alleged irregular transfer of over 41 billion pesos for the procurement of COVID-19 supplies in March 2020. Ang ebidensya niya ay nandun sa Blue Ribbon Chairman's report at doon sa report ng Blue Ribbon. Nakalagay doon si Duterte, pagkatapos ang terms niya dapat imbestigahan. Nandun yun. Malinaw yun. Lahat sila dapat maimbestiga. Sabi po ni dating Senador Gordon. Paano ba nagsimula ito? Sino ba ang nag-appoint kay Lau? Sino ba ang nag-appoint kay Leong? Hanggang sa ombudsman, in-appoint ni Duterte. From the very beginning, siya ang nag-appoint. Gordon was referring to ex-DBM Procurement Director Warren Leong, who was among the personalities that the Office of the Ombudsman wanted to be filed with 3 counts of graft charges. So yan po, Senator Bato, ang pagkakaiba ng investigasyon ni Gordon. Yung abogado yun, magaling na abogado, matino na senador. Malakas yung ebidensya. Hindi yung ebidensya po, scrap of paper, sabi ni Ping Lakson. At dahil lang sa butas, naniwala na po kayo. Tapos sabi ni Bato, I think, you would agree with me. Wala man mag-agree. Lagi niyang sinasabi doon sa investigasyon, I think, you would agree with me. Tinitingnan lang siya at ngumingiti-ngiti yung kanyang mga kasamang senador. Wala man nagsabing, we agree with you. Naintindihan mo na ba ito ang pagkakaiba? Kaya walang manawagan no, na pigilan na. Kasi kitang-kita po ang ebidensya malakas. Isa inyo po ang ebidensya may butas. Dahil lang po sa puncher. Sabi ni Larry Gadon, anybody can just fill up an office form and claim it. It is authentic kasi office form. Pero iba naman ang credibility. If the superior rejects the report for lack of credibility, then there is no report existing. Naintindihan mo na ba ito? Nag-leak na yata yung brain cells mo sa nabutas na ulo mo. Authentic ka dyan, Mr. Maravillas? Yan daw ang authentic dahil sa butas niya. Nakita ko niya sa dalawa kong mata, nakita ko. Nandiyan niya yung papel, yung document niya. May butas pa nga niya.
sa amin ng pidiya. Wala man na yan sa amin. Prenesent ni Attorney Del Valle. Wala niyang serial yan. Ito niya yung pasunod-sunod ng serial eh. Ibig sabihin, wala siya. Hindi siya galing dito sa files namin. Kasi may serial siya, yung number, pasunod-sunod. Wala mang tinanggal. So malamang sa malamang, mga kababayan, ang may gawa lang noon, si Morales lang, sa kanya. Kanyang dokumento lang yon, scrap of paper lang po. Worthless. Sayang ng snack po. Eh sabi ni Bato, eh bakit ngayon ito, ang dami ng pumapapel? Kaya nga, lahat ng mga kasamaan ko, ay respect kung ano yung gusto nyo. But please, ako rin nakikiusap sa kanila. Bigyan nyo naman ako ng counting discretion as chairman ng committee. Sabi po ni Bato. Ano niya, Mr. Maravilla, sa reading mo? Hindi man magre-react ng ganyang si Bato kung wala siyang naririnig. Siguro may mga naririnig na siyang usapan. Usap-usapan po na baka mag-reshuffle po sa Senado at tanggalin sa kanya yung pagiging chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kasi imbes magkaroon ng public order, destabilization yung direksyon. Disorder, mga kababayan. Disorder in the country. Kasi yung amo niya, gustong magkudita. Gustong gatungan, mga kababayan, ang gulo. At sa tingin ng mga, sa paniwala ng ating mga mamamayang Filipino, ginagamit itong Senate investigation to destabilize the Marcos administration. Yung Hilugar si model, ang panahon ni Ira po, to make over si GMA as president. And dito, mga kababayan, ang paniwala, gusto nilang gawin ito sa kumpas po ni Mau Diggs para iupo po si Inday. Yun ang namumuo, mga kababayan na kwento. Yun ang paniwala ng karamihan po. Ginagamit yung Senado. But anyway, yan lang po, mga kababayan. Bala na kayo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.